So yun mga kababayan, at dito na tayo sa ating pangalawang pabahay. Para i-update ko kayo mga kababayan sa ating pangalawang pabahay. Ito yung bahay na ginagawaan ng sponsor natin, yung bata na naglalakad ng galing ng alas 4 ng hapon pauwi sa kanilang bahay sa bundok, sa gubat, ay alas 9 na ng gabi. So nakita ni Tita Eguruta at pinagawa na agad ng bahay. So ngayon mga kababayan ay natapos na. So i-update ko kayo ngayon mga kababayan sa pangalawang pabahay natin na natapos na. Ano? So ito yung mga kababayan, yung napaka-cute nila na bahay, oh. O kung tingnan nyo dito mga kababayan ay napaka-ganda talaga pa native. Kasi dun sa baba nito ay flooring nito puro simento yan. Yung kuan kahoy. So ituro ko kayong mga kababayan sa ating bahay. Eh di pala sa atin to. Sa kanila pala ni yung bata. Mamaya mga kababayan tawagin natin yung bata para at least makausap natin yung pamilya niya. Ano? Sila mong pamilya. So napakaganda to mga kababayan. Ang nag-vlog lang yung pangit. Saka yung humawak ng kapira. Yung kapatid ko humawak ng kamera mga kababayan. Ayusin mo yung paghawak mo dyan. O, di ba? Ang ganda ng bahay nila. So, yun mga kababayan. No? Ito yung kainanan, parang kainanan nila. Ito, tapos lang kumakain. Tapos, lagyan namin ito ng lamisa dito mga kababayan. Bukas siguro. Lagyan pa namin ito mga lamisa. Tapos dito sila matutulog. Ayan. Dito sila matulog. Tapos, ito yung bintana nila. Diba, may mga marites dyan. Tingnan nila, oh, di ba? Ang ganda itong bahay nila, mga kababayan. So, ito, simento to. Ito, simento. At yung napakatibay ito. Oh, tulak natin, ano? So, yun, mga kababayan, napakaganda, oh, di ba? Napakasalubong sing, napakagandang sarap na hangin. So, dito naman tayo sa kabila, mga kababayan. Sa, ano? Sa likod. Ayan o. So ito mga kababayan ay simbahan. Simbahan to ng Sibinti at Bintis. Ito yung kainanan nila, kusina. Kainanan tuloy. Kusina nila. Ito yung lagayan ng mga plato. Ito. Ganun ang lagayan ng plato. Diba? Ah, ganun ganun. Ito makulog to. Matibay naman to mga kababayan o. At ito yung CR nila. Ito yung CR nila. Ah, diba? Ang ganda. Parang pwede na ako mag-security dito. Ito mga kababayan. Dito tayo sa likod. Ito yung likod niya. Ayan o. Ang ganda ng bahay. So, napakaganda mga kababayan ang likod niya. Sa likod at saka sa harap, maganda. Ayan o. Dito yung kilid. Ito mga kababayan o. Maganda o. Oh. Ayo. Walang tao. May tires sila dito. Tires. Ang ganda ng tires o. Tires sila. So ngayon mga kababayan, kasama ko na ang mag-asawa, ang pamilya ni Kuya Junel. Ano pangalan mo? Ang pangalan? Ate Milay. At ito yung bata mga kababayan ang parang nagbigay ng magandang bukas sa kanila. Ano? Ito kasi yung mga kababayan niya. Yung first vlog natin ay wala siya. Kaya nga sinabi na Ate Milay na dito sa lula niya, nakabantay dito sa lugar na to. At ang ginawa kasi nila mga kababayan doon sa bundok, sa gubat, ay gumagawa ng duyan para kumita, para makabili ng bigas. Ayan nga, napuntahan ko doon, na vlog natin, na upload natin sa YouTube, at nakita na ang ating mga mabait na sponsor. So, yun mga kababayan, at napagawaan sila ng bahay. So ito yung bata, ang kwento ng bata na biruin mo, galing dito sa barangay na to, dumating doon sa bundok ay alas 9 na ng gabi. Alas 9 ba, Ate Milay, no? Mm. Ang sa oras sa mugi ka, Andre? Alas 4 sa gabi, ay hapon, alas 5.
Abot dito alas 9 o alas 10. Paggawasan sa eskwelahan, alas 4. Hmm. Abot mo ito alas 9 na. Oh, alas 9 na. Sa gabi. Hmm. Kaya doon sila nakatira kasi si Kuya Junel ay ang hanap buhay niya doon ay paggawa ng duyan. So, yun yung hanap buhay ni Kuya Junel. Kaya dinala niya yung asawa niya doon, pamilya niya doon. Yung bahay na napunta natin na napakalayo po mga kabayan. Bakarami mga bato ang daanan mo, mga sapa. So, kung makita niyo sa vlog ko po mga kababayan, napakahirap, napakalaki yung mga bato ang nadaanan namin para maabot namin tong lugar nila. Kaya mabuti ay may nakakita sa atin ng mga mabait na sponsor at yun, nagawaan sila ng bahay dito sa Barangay Oregon. At least hindi na sila maghihirap. Doon na lang yung ito si Kuya. Dito na lang ka, Kuya. So, dito lang kung ito, pamugas nila. Ngayon lang po naman ako baba. Kung dito kasi mana, tara ako lang para pamugas nila. Ako lang isa itong sisibidaan. Kaya lang sila kayo. Tuwad po kayo mga bata o mga pamilya na kumukulkuyo po ito. May salamat kanina yung balayan namin. Pero makatarong na sila yung tuhog ba. Na mag-uwan din na sa matuluan. So maraming salamat sa mga sponsor talaga natin na naniniwala sa akin. Sa PB Team Nonoy, maraming salamat talaga sa inyong pagniwala sa akin. Napakaraming taong natutulungan natin. Ngayon, Kuya, anong masabi niyo kang Titay Goruta? Na biniyaan kayo ng bahay, binigyan kayo ng bahay. Ano yung masabi niyo, ikaw, Kuya? Ako, ugay ko pasalamat lang. Ma'am nga, ibutangan mo niya yung balay. So, dili tungod niya, di may makabalay yung nanay dresa bariyo. Tangko sila nga itong salamat niya. Dili tungod niya. Eh, ako mga anak rin. Pagkipanig. Punuanan na sa bukid. Salamat na ikaw nga. Nalilian ko ko ninyo si Redos Bukid. Salamat ko sa nga nakaabot mo dito. Kita mo sa kuwang kuwan ako pagpuyon ako dito. Huwag yung kailahan makunan nyo dito, sir. Mga kuwa lang dito. Pamugas-mugas lang sila, ha. Kasi mo pagpa-refer ato kung balay, pagpahig na ko dito. Huwag yung kailahan. Palit na lang yung kapal o blansa. Karong kina, balayan na akong anak ng Town Dress Barrio. Ako dito, salamat ako sila. Kasi pag kung kailan sila ha, napagoday yung tao, gaday nga, tabang yung punta sa para sa mga nga kalisod. Huwag ko na kunin yung dito sa bukid, sir. Ang tuturo magdagkaw na akong mga anak, huwag mga grado. Ang ako lang yung mga kwanjig kang mam nga. Para sa mga nga napay makakunan niya tabangan. So yun po daw tita, at ang sabi niya ay kung hindi daw dahil sa iyo ay hindi nila magawa ang pagpagawa ng bahay pagpaaral ng mga bata, kasi nga ay parang gusto niya na ipahinto yung bata kasi nga ay napakalayo talaga po tita ang lugar nila. Biruin mo yung sinasabi ni Ate Milay ay alas 4 ng hapon paglabas ng galing ng school nila ay dumating doon alas 9 na. Halimbawa Ate, pag umaga, anong oras, unsa mo oras magikan sa bukid? Alas 5. Alas 5 sa kadlawon, mabot mo tayo, udto na po. Udto na. Alas 10. Alas 10 sa buntag sa eskulahan. Sumalit ng bata. So, napaka-awawa talaga mga kababayan ang pinto ng bata ito kasi kahit malayo, pinilit mo pa rin natin magpaaral yung bata. So, hanga kami kang Ate Milay kasi biruin mo yung 5 oras ang pinahap mo para magpapag-aral lang yung bata. So, napakahirap ng buhay nila. Maraming salamat talaga sa mga sponsor na dahil sa inyo ay nabago natin ang buhay ng tao. Nabago natin yung bahay nila. Hindi na sila mabasa. Kapag-aral lang yung bata. Although dito sa Patag may matayuan talaga ng bahay dito tulad na lang nito, pero ang problema walang silang pira, na wala silang kakayanan para magpatayo ng bahay kasi nga ay ang hanap buhay ni Kuya ay paggawa lang ng duyan. Minsan kumita siya ng ilan yung kikitain mo sa isang duyan, Kuya? 500 lang o 200 lang. So kasya lang sa isang araw nila na pagkain, minsan kulang pa siguro yung 200 kasi apat to sila eh. May bata pa ito na maliit, nandun sa lula niya inawakan. So, kulang yung 200 talaga. Ngayon, Ate,
Anong masabi mo kang tita? Salamat po sa inyo nga ma'am. Kung wala ko kayo lang inyo nga, ako ibigay kong salamat sa inyo nga na tabangan mo ninyo. Kung sa inyo nga po, sir, nga iagwanta dyan ninyo ang kalayo o ang kalisod. Ang mga karsada dito ha, para maabot lang dyan mo dito para makakita ang kamo ha, matanaw ninyo mong balay dito. So, dito ka mo kayo ng panglit, sir. Kaya kami lang bitaw. So, dito kayo. Naapon ko, salamat sa pinunod ako. So, kailangan natin. Ganun talaga ang mission din namin. Ang tinahak ko ay ang pag-charity. Hindi ahad lang sa... Salamat sa inyo, sir, nga. Nalilian mo ninyo dito. Wala dyan ko nagdahom nga. Na paray tao mo abot dito nga. Mo'y magka tuman sa mong panganduin na magkabalay mo dito sa barrio. So, kahit naman siguro sino mga kababayan, pagbigyan tayo ng bahay, napakasaya natin. Kasi walang tao talaga magbigay sa atin ng biglaan, nabigyan tayo ng bahay. So, napaka-blessed talaga natin na binigyan tayo ng bahay. Kaya napaiyak si ate po, ni Milay. Kasi sa patagal niyang pangarap na magkabahay sila, natupad na daw. Ang tinahak ko, ang pag-charity ate, may napagsabi sa akin kasi na may nakatira doon sa bundok. Tiniis ko talaga yun na sobrang layo. Ang akin lang maabutan kayo ng tulong, bigas, grocery, hindi pala grocery lang ang maabot ko sa inyo, pati bahay, dahil din sa pagtulong ng sponsor natin na nagawa natin pagbigay ng bahay sa kanila, no? So maraming salamat talaga sa naniwala sa akin, sa mga charity viewers, maraming salamat talaga. Wala man akong maganti sa inyo, ang Diyos lang po ang bahala sa inyo sa nanonood sa akin. Ako po ay kumakatok sa inyong pintuan po. Sana po suportahan niyo ang aking YouTube channel, ang PB Team Nonoy, para mapaabutan pa natin yung iba na nangailangan ng tulong. Kaya maraming salamat talaga sa inyong pagpamanood sa akin araw-araw, sa hindi niyo pag-skip ng ads. Maraming salamat. Ito na yung pangalawang pabahay natin. May pangatlong pabahay tayo mga kababayan, pero stop ko muna ngayon. Hindi muna kami nagtrabaho kasi nga ay panoorin niyo na lang sa vlog ko doon sa kanya, sa pamilya na yun. So napakasakit na kwento po mga kababayan. So maraming salamat sa tumutulong talaga doon sa pamilya na yun. Kikiramay po ako sa mga pamilyang yap. Sa inyo, pamilya lahat, hindi naman natin sinadya ang nangyari, ang Diyos na lang nakaalam. Kung siguro lahat naman tayo dito sa mundo ay may plano ang Diyos, ano? Yun na lang mga kababayan. Maraming salamat sa nag-sponsor sa pabahay ito, lalo na kang Tita Gruta, maraming salamat kita. At sa pangatlong pabahay natin, si Tita Dance, ngayon, nandun sa Malapunya, UC, maraming salamat kita sa ating pangatlong pabahay na hindi ko muna pinumpisahan kasi ay yun nga, nakaburol pa yung magina. So maraming salamat sa inyong lahat, sa mga subscribers, sa charity viewers na sa akin araw-araw, palagi maraming salamat. Sana po, suportahan ninyo din ang aking kameraman, ang aking kapatid na si GC Matango. Sana suportahan po natin para may kasama kong sa mission ko. At aking kasama minsan na si Junard, kasi nga ngayon ay tulad yung mama niya, walang nagbantay. So suportahan din po natin mga kababayan. Salamat din ako number one sa Panginoon. Siyempre, hindi natin magawa ang misyon na to, hindi dahil sa Diyos, ano? Lahat siya ang nakakalam kung sa ginagawa nating misyon, siya yung gabay natin. So, lalo na kang sa aming Pangulo na si Pugong Biyahero, Sir Paul, maraming salamat. Alam nyo mga kababayan,
palagi kong binabalik. Ay kung hindi dahil kang Sir Paul, hindi niyo ako makilala kasi sabi mo nga ay bilang isang private driver niya ako. Kaya yun, vlog tayo para marami pa tayong matutulungan. Kaya nagcha-charity po ako kasi siyempre kaya tayo PBTIM para mag-ikot-ikot sa mga liblib na lugar na hindi naabot ng ating gobyerno. Ano? At magpasalamat po ako kang Ate Jane. Maraming salamat Ate Jane. Ate Nini, Tita Nini, maraming salamat. Ate, Ate Jo, Tita Felisa, maraming salamat. Dito ko na lang tatapusin ang vlog na to. At God bless yung lahat mga kababayan.